Bakit nagmamanhid ang kamay at paa? Nakaranas na ba kayo ng numbness sa mga extremities niyo? Specifically sa inyong mga kamay at paa? If so, magtatanong kayo sa iyong sarili kung ano ba ang ibig sabihin ng mga sintomas na ito. Delikado ba ito? O sadyang pangkaraniwang experience lang dala ng edad? Sa video na ito, magtatalakay tayo sa anong maaaring reason kung bakit kayo nakaka-experience ng ganito. Stay tuned until the end of our video para malaman kung ano talaga ang condition na ito at ano ang ibig sabihin kapag na-experience mo ito. What does numbness in your hands and feet mean? Ang numbness ng paa, kamay o kaya sabay-sabay sa kanila ay napaka-common at medyo bothersome na symptom. Kadalasan ang numbness na ito ay pwedeng benign at temporary lamang at hindi dapat kayo mag-alala. Halimbawa, maaari itong dulot sa pressure sa mga nerves at blood vessels niyo habang natutulog kayo while resting your head on your arm. Ang posisyon na ito applies pressure sa major artery ng inyong kamay at makaka-reduce ito ng blood flow. O kaya if babae kayo at mahilig kayo mag-cross sa inyong legs parang high power office lady, then that could also be a reason kung bakit nakaka-experience kayo ng numbness sa paa. Luckily, ang both situations na ito ay hindi naman delikado. At in either case, ang pins and needles effect, which is usually painless, will soon be relieved kapag tinanggal mo na ang source of pressure. Pero may mga rare cases na ang numb sensations sa inyong kamay at paa can actually be severe, episodic, at chronic. Kahit walang physical pressure sa nerves at blood vessels, nangyayari ito randomly without warning. Pwede din itong magdala ng ibang inconvenient symptoms kagaya ng pain, itching, swelling, at muscle atrophy o ang pag-shrink ng inyong muscles. Ang mga sintomas na ito ay maaaring sanhi ng iba't ibang causes kagaya ng mga various traumatic injuries, repetitive stress injuries, bacterial or viral infections, toxic pressure, o kaya kahit na ang pinaka-common na comorbidity sa buong mundo, which is diabetes. Before we continue, huwag niyo kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa aming channel for more quality content. At this point, ang nerve damage na ito ay tinatawag nating peripheral neuropathy dahil inaapekto nito ang mga nerves na distant sa ating brain at spinal cord. Basically, ang ating CNS or central nervous system at ang sintomas na kasama sa kondisyon na ito ay nangyayari sa ating kamay at paa. Sa mga cases na ito na may peripheral neuropathy ang tao, ang dulot ng numbness na ito can be dangerous at sign of nerve damage. Unfortunately, mahirap talagang i-pinpoint ang cause at isolation ng kondisyon na ito dahil sadyang napakaraming variations at circumstances ang peripheral neuropathy. Halos 100 plus ang maaaring maging sanhi nito. Over time, at kapag i-ignore niyo ang condition na ito, it will ultimately worsen. At that point, unti-unting mawawala ang inyong movement capability sa mga affected parts and eventually, mawawala completely ang function nito. Sa taon ngayon, higit pa sa 20 million Filipinos, most of them older adults, are estimated na merong condition na ito. Tandaan nyo na napakahalaga talaga kung may kakilala kayong may condition na ganito o kaya kapag ikaw ang may ganitong condition at naghanap kayo ng medical attention kaagad. Kapag masakit at chronic ang numbness nyo sa paa at kamay dahil the earlier ma-address nyo ang symptoms ng peripheral neuropathy, the less likely you are na magka-develop ng lifetime complications na dulot nito. What are the types of peripheral neuropathy? Tandaan nyo, more than 100 types of peripheral neuropathy exist. Ang bawat isa sa kanila ay may unique symptoms at patterns ng sakit at specific treatment options. Ang peripheral neuropathies ay pwede din i-classify depende sa type ng nerve damage involved sa pain. Ang mononeuropathy type ng peripheral neuropathy ay nangyayari kapag isa lang na nerve ang napinsala. Maaaring ito dulot ng isolated trauma sa specific na body part, kagaya ng nahulugan ka ng mabigat na galon ng tubig. At ikalawa at ang pinaka-common na klase ng peripheral neuropathy ay ang polyneuropathies. In case ito happens when more than one nerve is damaged, makikita nyo ang mga simptomas nito sa mga stroke patients kung saan hindi nila magalaw ang kanilang mga kamay at paa sa specific side ng kanilang katawan. Causes of neuropathy. Ito ang mga iba't ibang sanhi ng peripheral neuropathy. Injury. Ang anumang physical trauma ay ang pinaka-common na sanhi ng injury sa ating mga nerves. Kasama na dito ang mga car accidents, dangerous falls, o mga fractures na resulta nito. Ang long periods of inactivity, matagal na oras na walang physical activity, o kaya kapag hindi mo gagalawin ang iyong mga extremities at nakatambay lang ang mga ito in one position, ay maaari ding sanhi ng neuropathy. Halimbawa nito ay ang increased pressure sa ating median nerve. Ang median nerve ay ang main nerve sa ating wrist that gives us sensations and movements sa ating kamay. Ang condition na ito is more commonly known as carpal tunnel syndrome. Ang neuropathy na ito ay napaka-common para sa mga tao na matagal lang naglalaro sa kanilang computer. Alcohol and toxins.
Marami na ang nagsasabi sa atin na masama ang alcohol para sa ating kalusugan. But we still do it anyway. Ang alcohol at mga toxic substances na ini-ingest natin, kagaya ng nicotine, have an extremely bad effect sa ating nerve tissue, to the point na madadamage sila irreparably. This puts smokers and alcoholics at a higher risk na makadevelop ng peripheral neuropathy. Ang exposure sa mga toxic chemicals and substances kagaya ng glue, solvents, paint thinners, or insecticides, either dahil sa chemical abuse or kaya sa ating workplace, ay maaari ding maging sanhi ng nerve damage. Additionally, ang exposure sa mga heavy metals kagaya ng lead at mercury can also cause this condition. Infections and autoimmune disorders. Unfortunately, meron ding mga specific viruses at bacteria that directly attack nerve tissue. Halimbawa, ang mga viruses kagaya ng herpes simplex, varicella zoster virus, na ang sanhi ng chickenpox at shingles, at ang Epstein-Barr virus. Ang mga disorders na ito ay ang sumisira sa ating mga sensory nerves at maaari din ito mag-cause ng intense episode of shooting pain sa affected areas. Mga bacterial infections kagaya ng Lyme disease, a bacterial infection caused by tick and flea bites, ay maaari din magsanhi ng nerve damage at sakit if hindi ito treated immediately. Ang mga tao din na merong HIV or AIDS ay high-risk patients dahil compromised na ang kanilang immune system at mas prone sila sa mga viral at bacterial infections. Ang mga autoimmune diseases kagaya ng rheumatoid arthritis at LUP ay nakakapekto din sa ating PNS or peripheral nervous system sa iba't ibang paraan. Ang chronic inflammation sa damage sa tissues throughout our body, kasama din dito ang pressure dulot ng conventional inflammations, can also lead to severe nerve damage and pain sa ating extremities. How to prevent peripheral neuropathy? If ang peripheral neuropathy nyo ay dulot sa mga underlying treatable conditions, may pag-asa pa kayo na ipahinto ang mga sintomas nito sa pamamagitan ng pag-address sa main problem. Subalit kung hindi ito ang case para sa iyo, maghanap kayo ng paraan para maka-achieve kayo ng healthy lifestyle. Mag-usap kayo sa inyong doktor para ma-determine ang pinaka-efficient na medical treatment para sa inyo. At mag-explore din kayo ng mga iba't ibang alternatives at self-care options na magagawa nyo para ma-supplement ang medical care. Kahit na may family history ka sa disorder na ito, you can help prevent its onset sa pamamagitan ng pag-avoid ng mga alcoholic beverages. O kung hindi talaga ma-avoid, try to drink in moderation. Iwasan nyo din ang smoking o mag-quit kayo sa paninigarilyo just as is dahil ito ang sanhi ng napakaraming medical diseases. Siyempre, dapat din kayong mag-develop ng healthy diet at gumawa ng oras para sa inyong regular exercise regimen. At if may diabetes kayo, siguraduhin nyo to take special care of your feet. Linisin nyo ito ng mabuti at inspect them daily. Additionally, keep their soles moisturized with lotion. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful health tips na siguradong magpapa-increase sa inyong health literacy.